Maraming mga politiko na kung saan ng mga politician gusto magpa-PR, gustong magpabango sa larangan ng social media. Oo. Alam nyo, simple lang ang kailangan nyong gawin. Hindi nyo kailangan gawin na magpabango kayo ng pangalan sa social media. Hindi nyo kailangan yan. Yung ika ngay para luminis ang inyong pangalan, hindi nyo kailangan, maniwala kayo. Alam nyo kung anong kailangan nyo? Magpakatotoo kayo. Yun ang the best na puhunan ng mga politiko. Hindi nyo kailangan na, uy, paano naman ang pangalan ko sa mga vlog nyo? Pa-PR naman ako dyan, ganito, ganyan. Hindi nyo kailangan yan. Alam nyo, kakat gumanyan kayo na gumanyan, kung alam ng mga kababayan nyo na balasubas kayo, mga walang hiya kayo, alam mo lang silbi ang inyong pakikipagpa-PR. Ang kailangan ng isang politiko, yung totoong may pagmamahal sa kanyang trabaho. Yung totoong totoong nagmamalasakit sa kanyang mga kababayan. Hindi mo kailangan magpa-PR. Unang-una, pag nagpa-PR ka, uhututan ka ng pera kung sino man ang PR man mo. Kung sino man yung vlogger na nagtatanggol sa'yo, kahit napakabantot ng pangalan mo, alam ng mga tao kung gaano ka kawalang hiya. Walang silbi yun. Parang pinagluloko mo lang ang sarili mo at pinapakita mo na umaasa ka sa mga PR man mo. Ganon ang mga politiko karamihan. Ito ah, tignan ninyo si Pangulong Duterte. Bakit si Pangulong Duterte halos karamihan ng media banas kay Pangulong Duterte? Di ba? Halos mababasa natin sa mga pahayagan, puro negative ang sinasabi nila kay Pangulong Duterte. Pero yung mga tao, kahit anong paninira sa administrasyon na to, ay patuloy na nakaserbisyo at patuloy na nakasuporta sa administrasyon na to. Di ba? Simple lang. Simple lang kung bakit hindi matibag-tibag ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Una, alam ng tao kung paano magtrabaho ang isang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Hindi siya yung tipong madasalin. Di ba? Hindi siya yung tipong paepal. Di ba? Wala siyang pakialam kung anong komento ng kalaban. Ipuputang ina kanya kung kinakailangan kanya iputang ina. Di ba? Ganun ang pangulo. Hindi niya kailangan ng kudiko. Hindi niya kailangan magpaganda ng imahe. Ganun ang ugali niya. Ganun natin siya nakilala. At doon dati siyang binahal. Di ba? Yan ang wala sa mga kalaban ng administrasyon. Yung salitang magpakatotoo sa sarili. Yan ang wala sa mga kalaban. Puro kaplastikan ang ginagawa nila. Di ba? Biri mo na lang. Sinasabi ni Vice President Lenny Robredo, magkaisa daw tayo. Di ba? Paano magkakaisa kung ang isang kagaya ni Lenny Robredo na sabi na natin, Vice President ng bansang ito, na sinisiraan ng administrasyon. Diba? Papaano niya makukuha ang suporta ng tao? Papaano niya makukuha ang simpatya ng tao kung ang nakikita natin sa taong yan ay puro paninira? Diba? Kita nyo na lang. Sandamukal ang PR man ni Lenny Robredo. Ang dami niyang mga tagapagsalita, ang dami niyang depensa-depensa. Pero bakit sa popularity, bakit sa rating, ang layo niya sa katotohanan? Di ba? Aminin man o hindi ng mga kapartido ni Vice President Lenny, ang tingin sa kanya ng mga kaibang kapartido niya, isang tanga na babae. Isang tanga. Boba. Di ba? Pinagtatawanan na lang si Lenny ng kanyang kapartido. Di ba? Alam nyo guys, tamang-tama ang title na ito. Promise, nasa na yun. Tamang-tama ang title na ito na kung saan ibinigyan tayo ng picture na galing mismo sa kanilang mga posts. Tamang-tama, alam nyo. Bagay na bagay sa kanila ito. Ito. Bagay na bagay ito sa dalawa. Kay Lenny Robredo at kay Laila Dilima. Tignan nyo itong litratong to.
ba? Puta. P-U-T-A. Puta. Ano ba ang puta? Ano ba ang pagkakaintindi natin sa puta? Hindi ba ang puta parang isang prostitusyon? Nagpapakantot kung kani-kaninong lalaki. Babaeng kaladkarin. Di ba? Ganyan ang puta. Bayaran. Si Lenny Robredo, alam niya na si Congressman Bolit Banal ay may asawa, pamilyadong tao, hindi pa naman hiwalay ang si Congressman Bolit Banal. Bakit nakikipagkangkangan ito? Bakit nakikipagrelasyon? Di ba? Yan ang mga taong puta. Makakate ang mga puki nila dahil puta. Di ba? Ang gusto ng mga puta, ganito ang gusto ng mga puta. Sinasaksak sa kanilang mga putay na burike. Ganyan si Lenny Robredo. At take note, kilala din naman natin itong isa pang to. Ito, si Laila De Lima alias Saba, na mahilig din sa sabang utin na matigas, na pinapasok sa kanyang putay. Ganyan ang puta na nadararapat tawagin na prostitusyon. Na mga puta, putang-putang kantutan, di ba? Yan ang putang si Lenny Robredo, mga kababayan. Yan ba ang pinamamagandang imahe nila? Pinababangon nila si Lenny na mabantot pa sa putang totoo. Mabuti pa ang puta na babaeng puta, kaya ginagawa yan dahil sa kahirapan, dahil sa kasalatan, dahil sa walang edukasyon. Pero ang mga ito, naturingan abugada, mga puta pa, masahol pa sa puta. Yan ang nakakahiya. Di ba? Kaya dapat sa inyo, huwag na kayong magpabango ng mga pangalan ninyo. Dahil kasi bantot ang mga pangalan ninyo sa mas tunay na putang mas malandi. Ha? Ang katapat nyo lang, utin na matigas ang kailangan ninyo. Kung gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ito. Ha? Parehong Bicolana, mga burike, parakido nga ni kamo sa mga bulit nindo. Gusto, bastos ka naman, kuya. Putang ina mo, Rosita, hindi ayad. Rosita, ayad, hindi ko hinihingi ang bunganga mo. Lumayas ka rito, matanda ka. Bakit? Isa ka rin bang pakantot? Leche! Lumayas ka rito. Tang ina mo ka, Rosita, ayad. Bastos pala. Bakit pumunta ka rito? Pendeho! Tang ina ka. May nalalama ka pang pabastos-bastos. Eh, produkto ka rin ng tamod. Gago! Bastos-bastos. Tandaan mo, lahat tayo, produkto tayo ng kabastusan. Ang ina ka. Ha? Ano sabi mong bastos ako?